Welcome po ulit sa Usapang Tito Manny. Isang special na pagbati po sa ating mga Ilocano speaking viewers and subscribers. Naragsak nga daw kada kayo amin. At sa iba naman pong non-speaking Ilocanos, magandang araw po sa inyong lahat. And again, nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pag-subaybay sa aking munting channel. Hanggang ngayon po, mag-iisang buwan na, pero palabas pa rin po ang martyr or murderer sa ating mga sinehan. A few days ago, nanood po ulit ako ng martyr or murderer dito sa Gateway Cinema at nagulat din ako, marami pa rin po ang nanonood. At ang balita natin, ang martyr or murderer ay isinyowing or still showing sa 37 countries. Teka, ano kaya ang balita sa Ako Si Ninoy at sa Oras de Peligro? Ilang bansa kaya ang kanilang pinagpalabasan? Parang tahimik na tahimik yung dalawang kampo. Anyway, congratulations sa martyr or murderer. I saw it for the second time at mas lalo kong naintindihan yung kwento na gustong iparating sa atin ng pelikulang ito. Pero bago yan, meron akong nakitang isang post galing sa Letterboxd. Pinost ito ng Philippine TV and Film Updates. Sabi dito, "Made in Malacanang is the lowest rated Filipino film of all time." Wow. And the 36th lowest rated film of all time on Letterboxd. It is also the fourth film with the most 1/2 star ratings of all time on Letterboxd. Ano ba itong Letterboxd na ito? Para itong isang page na nagre-review ng mga pelikula, local and foreign. At makikita mo doon, halatang halata naman na doon sa review nila sa Made in Malacanang, eh puro kakampings. Although dito, hindi mo lang sinabi na may mga nag-rate naman ng 5 star, marami din. Pero syempre, kung gusto mong manira, yun lang negative ang papakita mo. Tulad ng ginawa nito. Made in Malacanang, lowest rated Filipino film of all time. Sino may sabi? Kayo? Iilan lang kayo. Itong mga nagsasabi na lowest rated Filipino film, ilan ang mga nag-rate ng pelikulang yan para sabihin yung lowest rating? Eh yung million-million na nakapanood ng pelikulang Made in Malacanang. Lahat ng ratings nila ay puro 5 star. Tapos kayo, natural, puro anti-Marcos kayo, eh di 1/2 star nga, nahiya pa nga kayo eh. Dapat nilagyan nyo na lang ng 0 star. Huwag nang pa 1/2, 1/2 kunwari. Anti kayo eh, natural 0. But, you cannot argue with success. Sa laki ng kinita ng Made in Malacanang, bitter lang kayo. Siyempre, magpapalabas kayo ng mga reviews na unfavorable. Eh, may maniniwala pa sa inyo? Meron, yung mga katulad yung mga kakamping, nakokonti lang naman. Pero siyempre, kayo ang mag-iingay. Tinanong nyo na ba yung million-million nakapanood niyan? So, pabayaan na natin itong mga reviews ng mga tulad ng Letterboxd. Napaghahalata naman eh, kung saan kayo pumapanig. Well, opinion nyo yan, opinion ng mga kakampings yan, kung 1/2 para sa inyo ang Made in Malacanang, eh so be it, para sa inyo lang yan. Pero sa napakaraming taong nakapanood ng Made in Malacanang, which was an eye-opener for most of them, na nagising sa katotohanan at nalaman ang kwento ng mga Marcoses, you cannot beat that. At kahit anong ratings pa ang sabihin nyo, kahit na i-zero nyo pa, bokya, itlog, kayo lang po ang maniniwala dyan. Again, kanyang-kanyang opinion lang po yan. So, bayaan nyo na po yung mga naglalabas ng ganyang all-time lowest rating. Again, you cannot argue with success. Balik po tayo sa martyr or murderer. Nung pangalawang beses ko lang napanood itong martyr or murderer, parang ang pumasok sa akin sa aking isipan, sa personal ko lang na opinion, itong feud or rivalry ni Ninoy sa kani Makoy ay parang merong personal side. Kasi kung papanoorin yung pelikula, dun sa mga hindi nakakaalam na nung araw ay nanligaw si Ninoy kay Imelda. Pero si Imelda ang gusto si Makoy. So nag-search ako ng konti, naghanap ako ng mga articles sa internet at isa to sa nalaman ko. Ferdinand Marcos and Imelda was married on April 1, 1954.
Ninoy Aquino and Cory Aquino was married October 11, 1954. Dito nga sa picture na to, post ni Senator Amy R. Marcos on May 1, 1954, Ferdinand Marcos and Imelda Romualdez were married at the Pro-Cathedral of San Miguel in Manila after being married in a civil ceremony in Baguio City. President Ramon Magsaysay was the principal sponsor of a well-celebrated wedding of the year, May 1, 1954. 5 months after, on the same year, Ninoy Aquino and Cory Cuanco got married October 11, 1954. The wedding of Benigno S. Aquino Jr. and Corazon Cuanco at Our Lady of Sorrows Church in Pasay City. Beside Ninoy stands President Ramon Magsaysay, serving as principal sponsor. So, doon pa lang, andun talaga yung kanilang rivalry. Kung sino yung kinuang ninong ni Ferdinand and Imelda, siya rin ang ninong ni Ninoy at saka ni Cory. And they were married 5 months apart. So kayo, iisipin ninyo, niligawan ni Ninoy si Imelda. Pero ang gusto ni Imelda, si Ferdinand Marcos. Ikinasal yung dalawa, May 1, 1954. Hindi kaya sa pagka-heartbroken ni Ninoy Aquino, nagpakasal din sila ni Cory Aquino ng October 11, 1954. So habang pinanonood ko yung Martyr or Murderer, hindi mawala sa isip ko na bukod sa political rivalry nila, andun pa rin yung personal rivalry nila dahil hindi nakuha ni Ninoy si Imelda. So nagkaroon ng galit si Ninoy kay Ferdinand. So nagpakasal si Ninoy kay Cory. At mapapanood natin dun sa pelikula with matching documents, okay? Kung saan nagpakita naman ng mga ebidensya na tinawag ni Cory Aquino si Ninoy ng chauvinist. Ano po ba ang ibig sabihin ng chauvinist? Sabi dito, a person displaying excessive or prejudiced support for their own cause or group, in particular, a man prejudiced against women. Hindi nga ba doon sa pelikulang yan? Ipinakita na si Cory Aquino pala ay mahilig sa painting. Pero ang gustong mangyari ni Ninoy ay maging nanay lang siya ng kanilang magiging anak. At gusto ni Ninoy malaking pamilya para marami daw alagaan si Cory na mga bata. At yan po ay hindi gawa-gawa. Talaga pong may ebidensya kung anong mga interviews at kung saan nakapost yung sinabi ni Cory na si Ninoy daw ay isang chauvinist. So tuloy-tuloy pa rin yung aking pag-iisip kasi pinakita din dun sa pelikula at yung film clip po na yun ay nasa internet. Makikita nyo, nung sinabi ni Cory na naghihirap na ang bansa, pero ito si Imelda, ang lagi daw nasa isip ay ang pagpapaganda. Nasinagot naman ni Imelda, niwala nga akong sinasabi kahit na ano tungkol sa itsura niya. So, parang naisip ko, insecure or nagseselos si Cory sa ganda ni Imelda? Dahil hindi niya makalimutan na once in the life of Ninoy Aquino, ito ay nanligaw kay Imelda Marcos. So ang ginawa ko, isinantabi ko lahat ng political side nila. Pagdating dun sa personal, may possibility. Yan po ay sarili ko lang naman, opinion. Yun ang parang naglaro sa aking isipan na pwedeng posible or hindi. Tapos meron pang isang eksena dun sa pelikula nung sinabi ni Imelda kay Ninoy na lahat ng ginastos nyo nung ikaw ay nagpagamot sa Amerika, pati ang gastos sa inyong pamilya, sino ba ang nag-provide? Sila, the Marcoses. Tanong pa ni Ninoy, isinusumbat nyo ba sa amin yan? Hindi daw, sabi naman ni Imelda. So naghanap ako ng konting article kung talagang totoo nga yun. Kasi sa pelikula, wala naman silang pinakitang ebidensya or magazine clip na nagpapatunay na ang mga Marcoses ang nag-suporta kanila Ninoy nung sila ay nasa States. So kakahanap ko sa internet, meron akong nakita. Nabasa ko to sa page ng Real Politic at ang headline nito,
Cory divorced Ninoy Aquino in 1980. Ninoy refused to sign the divorce paper. This article was published August 1, 2013. And part of it, sabi dito, however, it was Ninoy who took care of all the bills and Cory did not even have a single cent to spare. Each time the family's finances ran low, Ninoy would rush to a public payphone in any of the streets or corners of Boston and make a confidential call to the late Ferdinand Marcos Ferdy, his fraternity brother in Upsilon Sigma Phi. After each call, with only minutes, an hour, or hours interval, a packet of $100,000 would arrive at the family's place or at a designated drop point. So para dito, kung sino man ang sumulat ng Real Politic, tama yung sinabi ni Imelda. Kaya lang dun sa mga comments naman, sinasabi nila na hindi daw totoo yan. Kung sino daw ang nagsulat nito ay nagpapakalat ng maling information, naghanap pa rin ako. Walang pangalan ng author, nakalagay lang Real Politic. So kaka-browse ko, meron akong nakitang article na halos pareho nung sinabi ng Real Politic. At ito ay sinulat ni Patricia Laurel. So I will read some portions doon sa sinulat ni Patricia Laurel. Ang kanyang title, Cory Aquino Divorced Ninoy in Early 1980s in Boston, Massachusetts. Cory divorced Senator Aquino Ninoy as early as in 1980 and particularly insisted on separation in Boston, Massachusetts. Ninoy refused to sign the divorce papers over love for his children. Due to the highly opinionated, one-track mind, and unbendable thinking of Cory, a very peculiar situation existed in the Aquino house in Boston. When the family were buying their food supplies and toiletries et al., other personal items, Ninoy had a pushcart of his own. Cory, on the other hand, had a pushcart for herself and supposedly for her children. When Ninoy ate, he either cooked and ate alone or sometimes with an infrequent guest. Ninoy was allegedly sometimes aburrido over the arrangement that Cory imposed upon the family that even he would even sometimes quarrel with his infrequent guests. However, it was Ninoy who took care of all the bills and Cory did not even have a single cent to spare. Each time the family's finances ran low, Ninoy would rush to a public payphone in any of the streets or corners of Boston and make a confidential call to the late Ferdinand Marcos Ferdy, his fraternity brother in Upsilon Sigma Phi. So itong portion na to ay parehong-pareho doon sa binasa ko sa Real Politic. So baka dito nakuha ng Real Politic kay Patricia yung kanilang pinoston. Ituloy ko, after each call with only minutes, an hour or hours interval, a packet of $100,000 would arrive at the family's place or at a designated drop point. This arrangement with Ninoy was brought by Cory to her relationship with the siblings of husband, that if she and husband were separated, even if technically, and they were living together in a hellish artificial arrangement, for the sake of image, the children and other factors, ergo, all the relatives of Ninoy were of no more consequence to her since she was no longer related to them as well under law. Kawawa naman si Ninoy. Ito po, binabasa ko lang itong sinulat ni Patricia Laurel. So kung gusto nyong malaman yung buong sinulat niya, hanapin nyo po Cory Aquino Divorced Ninoy by Patricia Laurel. Para malaman nyo po na hindi ko po gawa-gawa yung article. Tulad ng pelikula ng Martyr or Murderer, sa bandang ending nakasulat doon na lahat ng nangyari ay documented at yan ay nasa internet na. Na you are free to browse and look for yourself. Tulad nga po nito. Ito ngayon ko lang nalaman na si Cory wanted to divorce Ninoy Aquino pero ayaw ni Ninoy dahil sa mga bata. Dahil ang hinahanap ko lang naman dito, yung sinabi ni Imelda na lahat ng pangangailangan nila Ninoy nung sila ay nasa
Amerika, mga Marcos ang nag-shoulder. So, totoo pala. Ayon po dito sa article na nabasa ko. Ang nagulat na ako nung nabasa ko na Cory wanted to divorce Ninoy Aquino pero ayaw ni Ninoy. Hindi kaya isa sa dahilan na yon, ayaw ni Cory Aquino yung ugali ni Ninoy Aquino na chauvinist. Dahil po dito sa nakita ko sa Chicago Tribune, published March 20, 1988. Part of the article I will read. My husband, well, he was a male chauvinist. Mrs. Aquino told Gail Sheehy after he was killed. Before and by some accounts, even after Marcos imprisoned him in 1972, Ninoy Aquino was unfaithful to his wife, which is considered normal in Philippine society. While silent on that issue, Aquino is frank about their other marriage problems. So itong pagiging unfaithful ni Ninoy Aquino ay hindi naman pinatotohanan ni Cory Aquino. Pero yung para sa kanya, male chauvinist si Ninoy, siya na po nagsabi dito mismo, you can look up Chicago Tribune para makita niyo yung buong article. So napaisip na naman tuloy ako. Kasi nabasa ko rin sa ibang comments ng mga netizens na nakabasa ng article na to. Kaya hindi na pinare-investigate ni Cory ang pagkamatay ni Ninoy Aquino dahil wala na siyang pakialam. Dahil 1980s pa lang ay gusto niya nang i-divorce si Ninoy. Well, again, ito po ay binabasa ko lang. Sinasabi ko sa inyo kung saan article ko nabasa, you can search. At kayo po ang humusga kung totoo o hindi itong aking mga nabasa. So again, kung hindi nyo pa napanood yung Martyr or Murderer, go watch it. And you have to watch it intently para mas maintindihan nyo yung mga mensahe na gustong iparating sa atin ng pelikulang ito. Doon sa mga nakapanood na, share nyo nga po sa akin what are your thoughts about the movie and I will see you next time. Peace.